Loves, good morning and welcome back to my channel. Ako po si Smile here. Ayan, magandang babae sa balat ng tupa, pero charot lang. So, pag-usapan po natin yung pulis na nakabaril at nakapatay, tapos dalawang sugatan. So, ang kwento kasi doon mga Loves is, girlfriend niya po yung kanyang misunderstanding. Before nangyari yung insidente, nag-away sila ng kanyang girlfriend or may pinagtatalunan sila kasi pinuntahan niya yung girlfriend niya doon sa apartel and then pinasakay niya sa kotse tapos humarurod sila. Ang kwento ng kanyang girlfriend is uunahin, sabi daw ng kanyang boyfriend, uunahin kitang sunugin. So yung sabi sa kanya. And then after nung humarurod yung kotse, at later on, binalik naman siya dun sa boarding house nila kasama yung kanyang dalawang kaibigan. So nangyari, ang kwento is dahil sa selos. So ngayon, gusto ko lang sa mga nagtatanong dyan kasi mayroon na akong vlog tungkol dito pero short video lang, hindi kung gaano nakwento. Kumbaga yung topic ko dun is about sa selos. So ayun na nga mga Loves. After noon, nung hinatid niya yung kanyang girlfriend doon sa boarding house, medyo okay na. And then, nag-decide yung kanyang girlfriend na i-blotter yung ginawa ng kanyang boyfriend. So, sinamahan sila nung may-ari ng boarding house, yung lalaki, yung may-ari ng boarding house. So, nagpa-blotter sila nung gabing yon. After nun, bumalik sila sa boarding house and then natulog na sila, okay naman. Then, hindi nila namalayan na yung pulis is pumunta po siya doon sa boarding house at pinagbabaril yung jealousy na bintana. So, alam na alam niyo mga Loves kung ano yung posisyon ng mga tao doon sa loob kasi nga natutulog din siya, nakikitulog daw siya doon. Yun ang kwento ng landlady na nakikitulog din siya doon sa kwartong yun. So, alam niya kung ano yung mga position ng mga tao doon. Kaya siguro natamaan at namatay yung kaibigan ng kanyang girlfriend. So, tatlo silang babae doon, yung kanyang girlfriend at yung dalawa niyang kaibigan. So, nadama yung dalawa, then yung kanyang girlfriend may sugat at saka yung isang babae na kaibigan ng kanyang girlfriend may sugat din at saka na hospital. So, yung isa nilang kasama is napuruhan ay namatay. So nakakalungkot mga Loves kasi 'di ba dahil lang sa selos nakabaril siya. So kumbaga yung pinaghirapan niya ng ilang months na pagpupulis, kumbaga na ano lang napunta lang sa wala. Syempre ang nakakalungkot din doon kasi nga na yung sa parents, 'di ba? Syempre hindi nila inaasahan na mangyayari 'yun sa kanilang anak. Pinaghirapan for sure, pinaghirapan, pinag-aral din nila yung kanilang anak. So medyo malungkot. And then syempre doon na din sa namatay, 'di ba? Dahil lang sa init ng ulo, dahil sa selos na wala namang katuturan. Actually 4 months pa lang daw silang mag-girlfriend. So itong ating video is lesson learned para sa mga tao dyan na masyadong seloso, mga selosa, pigil-pigil din, okay? Kasi mga Loves, kapag nagpadala tayo sa emosyon natin, sa anger natin, sa galit natin, sa pagsiselos natin, may posibilidad na makapanakit po tayo ng ating kapwa. Kailangan halimbawa, nag-iinit talaga kayo, nagkumukulo yung dugo nyo, pwede namang lumabas muna kayo, magpahangin kayo, mag-take deep breath, ayan. Kasi mga Loves, doon nangyayari. Kumbaga, pag natitrigger ka, yung emotion mo, talagang makakagawa ka ng bagay na pagsisihan mo, ba? Diba? So, nung nakita ko ngayong picture ng police, Pedro, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko mga Loves. Naawa ako, na naiinis. Siyempre, ba? Diba? Kumbaga, dahil sa emotion niya na hindi niya kinayang kontrolin, ayun, di ba, nakapatay siya. So, sa mga seloso na ating mga kaibigan dyan, sa ating mga kababaihan dyan, huwag din kayong gumawa ng mga bagay-bagay na ikakaselos ng partner nyo. Or sabihin natin, talagang seloso yung partner nyo. Minsan nga yung iba nang bubugbog dahil sa selos, di ba mga Loves? So, huwag tayong magpadala sa emosyon natin.
kasi yun ang magpapahamak sa atin. At after nyan, pag nahimasmasan na tayo, saka natin doon ma-realize kung ano yung maling nagawa natin. So, iwasan po natin yan. Yung advice ko lang, yung tip ko sa inyo, kahit talagang kumukulo yung dugo nyo, o talagang selos na selos kayo, give space sa inyong dalawa, or give space dun sa taong galit na galit ka, yung taong kinaiinisan mo. Kasi mga lalabs, at isa pa, gusto ko lang iparating sa inyo, sa ating mga lovers dyan, okay? Ang selos kasi is normal lang sa relasyon. Siyempre, pag mahal mo, talagang may pagsiselos. Or minsan yung iba nga nagsiselos pero palihim lang, diba? So, advice ko, kapag may ganun kayong feelings, lagi niyong ilagay sa isip niyo na yung babae na minamahal niyo or yung lalaki na minamahal niyo, kahit ilagay niyo doon niyo sa 10,000 or milyong mga silosong tao or malalandi ng mga tao, kapag mahal kayo niyan, hindi yan ang matutukso, okay? Yun ang ilagay niyo sa isip niyo. Kailangan self-confidence. Tiwala sa ating sarili, as long as naging mabuti naman tayo, nasa kanila yung magluko sila, diba? Yun ang iisipin niyo. Kumbaga, love yourself. Kasi sa kapag hindi tayo na-control, hindi natin na-control yung sarili natin, makakasakit tayo. Sino mapapahamak? Hindi yung partner mo, kundi ikaw, diba? Lalo na yan, pati yung profession mo na pinaghirapan mo ng ilang years, na sayang lang. So, mga lalabs, tips, ito tips sa inyo, mga siloso dyan, sa mga siloso. Kumbaga, itatak nyo sa isip nyo na kahit saan mo ilagay yung tao, kung talagang mahal ka niyan, mahal ka talaga niyan. So, kumbaga, tiwala lang at saka respect dun sa partner mo. Minsan kasi tayo, syempre tao lang tayo, diba? Na kumbaga, nadadala din tayo sa emosyon. Pero kumbaga, isipin natin muna yung dapat nating gawin or yung bagay, yung consequences ng bagay na ating gagawin. Napakahirap. Syempre, may nadamay, dalawang nadamay dahil sa pag-aaway nilang mag-jowa, ganon, sa partner niya, diba? Tapos, syempre, yung family nung namatay, ano nang mararamdaman nila na yung, actually, yung namatay is graduating ang bata pa, 22 at ako, hindi ako nagkakamali. Nag-aaral yun ng ano, business ad. So, parang nakakalungkot kasi mga lalabs. Hindi parang, nalulungkot, nakakalungkot talaga. Kasi, imagine, di ba, selos lang yung dahilan para makapanakit ka, makapatay ka ng tao, maging criminal ka. So, lagi nating isipin yung mga actions natin, kung ano yung mga consequences noon, ganyan. Minsan, hindi na natin maiisip pag tayo ay galit o talagang selos na selos tayo. Pero, subukan mong wag gumawa ng hakbang or mag stay put ka lang dyan, relax ka lang, kalma, ganon, di ba? Ang hirap, syempre, siguro, lasing din. Yun nga, kasi pag may alak, talagang halo-halo na, di ba? Kapag lasing ka, yun lang ang problema kapag nagsiselos ka tapos lasing ka pa. Pero lagi yung tandaan, yung mga partner nyo, yung mga girlfriend nyo na yan, mga boyfriend nyo na yan, kung mahal kayo niyan, hindi yan matutukso, okay? Maniwala kayo sa ganun. Kasi, siguro, hindi parehas yung tao, pero para sa akin, kapag kasi mahal mo yung tao, hindi mo magagawang saktan. Okay? Minsan kasi mga lalabs, may mga tao din na masyadong possessive. Lahat ng galaw mo, binabantayan, di ba? Parang walang tiwala sa'yo. Kung anong ginagawa mo, sino mga kausap mo, possessive po yung tawag yata doon. So, mahirap kapag mayroon kang partner na ganun. So, yun lang, control yourself na hindi po kayo mapapahamak dahil kayo din yung kawawa. At lalo na kung may mga nadadamay na ibang tao, diba? May nawalan pa ng buhay, ganyan. So, mahirap. Hindi tayo makapagsalita kasi wala tayo sa posisyon. Pero, kung talagang selos na selos ka, yung parang gusto mo ng manuntok, pumatay, okay? Advice ko doon is, give space.
Ayun, para maghinahon po kayo or try niyong maligo para mahimasmasan kayo. And basta yun, kumbaga huwag tayong gagawa ng hakbang na pagsisihan natin habang buhay natin, okay? So, sa pag-ibig kasi normal lang yung pagsiselos na yan. Siyempre, mahal mo, magsiselos ka talaga. Pero yung talagang patayan na or bugbugan na, diba? Maling-mali na po yun. Hindi na po yan pagmamahal sa partner nyo. Okay? Kasi kung mahal mo yung partner mo, give freedom, give your trust, okay? Nasa kanila na yun kung sisirain nila yung tiwala mo sa kanila. Ganun talaga sa pag-ibig, mga lalabs, okay? Kapag sinaktan ko, iniwan ka, wala tayong magagawa doon kasi lahat naman tayo mapangit, mapamaganda, gwapo, pangit. Lahat tayo, kapag umiibig, nasasaktan at iniiwan. Kumbaga, walang makakatakas, walang exemption yon. Lahat nasasaktan, lahat naiiwan. Unless lang ko talaga magic yung partner nung hindi ka lang pinaiya. Pero mostly, sa magkarelasyon, may mga awayan talaga, selosan, mga ganyan, suntukan, charot lang. Charot lang sa yun lang talaga ang ayaw ko, mga lalabs, yung physically, sasaktan ako. Halimbawa sa akin, sa partner ko, wag na wag mo akong sasaktan physically dahil magkamatayan tayo. Charot. So, yun lang, mahalin niyo yung mga partner niyo. Tsaka, kulang lang yan sa understand each other, paliwanag yung maigi, diba? So, ganun lang. Kasi, sabi nga, love conquers all, okay? So, kapag mahal mo, kahit ano pa yung mga, kumbaga, mga attitude, mga lahat dyan, kumbaga, matatabunan yan ng pagmamahal mo. So, yun nga, kapag nagselos ka, it's normal. Pero isipin mo na, ano yung sabi ko kanina, isipin mo na, kapag mahal ka, hindi yan matutukso sa iba or hindi yan madadali ng iba. 100% yan, mga lalabs, okay? Para sa akin ha, yun ang paniniwala ko. Kasi, syempre, based on my experience. Kasi ako, pag nagmahal ako, talagang focus ako sa kanya lang ako. Siya lang yung mamahalin ko. Depende yun kung, pero depende kung aalagaan ka rin, kung mamahalin ka rin way back, di ba? Kung baga, hindi one-sided love lang, talagang focus ka or talagang siya lang talaga yung sa buhay mo. So hanggang dito na lang yung aking pagdadaldal and maraming salamat sa inyong lahat. Ako po si Smile here hanggang sa muli at lagi niyong tandaan, ano man ang mga pinagdadaanan niyo sa bawat araw, lilipas at lilipas din. Piliin po natin maging mabuting tao, piliin po natin maging masaya. Bye!